Hello, what's up mga pre? Welcome sa ating channel. By this video is magtuturo po ako kung ano ang mga tricks or mga madaling mga paraan para sa pag-troubleshoot ng ating mga prepare. Pero bago niyan, salamat po sa mga 133 subscribers. Paunti-unti po tayong dumami. Kahit paunti-unti tayo, isi-celebrate natin yan. So, at salamat po pala kay Louis. Luis Riano, salamat sa suporta pre. At kung bago ka pa lang sa ating channel, please consider subscribe and like and hit yung notification bell para ma-update ka pag may bago tayong upload na video. Alright, what's up mga prekoy? Ito po ay isang board ng Sakura model EB735. Ito po ay binaklas ko na sa galing sa kaha niya. Ito po ay gagamitin natin sa ating topic ngayon. So first step na tayo agad. Kuha muna kayo ng ball pen at papel para ma-take down note nyo kung ano ang i-discuss natin ngayon. So, second steps na tayo. Dapat alam niyo kung ano ang basic electronics. Basic electronics is kung paano mag-test dapat alam niyo kung paano mag-testing ng components na good or bad. Or dapat alam niyo rin kung paano basahin yung color coding ng resistor. Yan lang. Or mga basic na mga gamit like tester. Ito lang tester ka nga ang ginagamit ko, analog tester, brand niya brother, hindi ko pinopromote yan, mura lang yan, binili ko yung mga 600 plus lang yata yan, mga soldering iron, lead, mga tools na mga pliers, mga basic gamit yan. Kung meron na kayo yan, proceed na tayo sa step number 3. Kung paano natin agad, kung paano natin mapadali ang pag-troubleshoot. Itong basic step number 3 is napaka-importante. Ito ay ihihantilin tulad natin sa isa-isang paaralan. Bawat level sa paaralan, grade 1, grade 2, grade 3, ay hinati yan sa by section. May section 1, section 2, section 3. Ang yan ang diskarte ng DepEd kasi para yung sa dami ng estudyante is hindi mahirapan yung guro na magturo sa estudyante para mas laro pa maintindihan ng estudyante. Kung hindi yan hatiin nila, mahirap talaga. Ganun din dito. Kung hindi natin ito hahatiin, talagang mahihirapan po tayo sa pag-troubleshoot ng amplifier. So gawin natin ngayon is hahatiin natin into by section. So first section, ito pwede tawag na power supply section. Yan po, power supply. Itong bridge diode na ito, itong filter capacitor, main filter capacitor, yan po ay isang tinatawag na power supply. Itong diode naman dito, at itong capacitor na ito, at itong regulator na ito ay power supply section din yan. Kaya po ay nagsusupply sa preamp or sa blue wire natin or sa dito sa relay natin. So first section yan, power supply section. So alam niyo yung section ng power supply. So ito naman, yan po ay tinatawag na main amp driver board sa left and right channel. Yan, hinati po yan dito, hati yan dyan dito hanggang dito, hanggang dito yan. Ito ang left at itong right. So second section yan, third section natin ito, itong power output transistor kasama itong kulay puti na ito na resistor. So kulang ng isa dito, sira kasi ito, hindi pa ko pa ito na inaayos. Ito pa yung tawag na
power transistor output, ibang section din yan. So pang-apat na section ito, ito ay relay section, out relay output, kasama din ito itong 551 na transistor. Itong mga resistor ito kasama yan, itong kapasitor kasama yan sa relay output section. So next section is yan, preamp. Preamp nandun sa kaha yan. Preamp section, yan po ang nagko-control sa bus, treble at saka mid or sa microphone. Yan po ang nagko-control sa preamp section. So yun, yun ang mga section, bawat section dapat alam niyo yan. So bago tayo mag-proceed sa next step, is dapat lagi niyong tandaan na bawat section na yan, maliban dito sa power supply section, mga section na yan katulad nito, driver, main arm driver section, power output section, itong relay output section at saka preamp section, lagi yung tatandaan may mga supply yan, may mga supply. Okay, so proceed na tayo sa fourth steps. So magbibigay ako ng mga example na kadalasang mga dahilan, mga common troubles. So una dito tayo, una sa simple sa power supply section. So itong kasing power supply section nito dito, ito po ay nagsusupply ng sa main driver natin, at saka power output natin, siya po ang nagsusupply niyan. So pag nasira po itong itong supply na ito, siyempre no sound talaga, totally no sound. At lalo na pag may shortage dito sa bridge diode, itong ano yan, yung fuse niya napuputol yan. Pag nakita niyong putol yan, siguradong may problema dito, or diba sa sinusuplayan niya ay either may problema dito or dito sa sinusuplayan niya. Ang sinusuplayan niya is itong driver, main arm driver natin, at itong power output. So pag may short yan, sinusuplayan niya, simple puputok din itong fuse natin. So yan po ang trabaho ng fuse. At dito naman sa power supply section na dito, ito po yung supply sa relay. Siyempre pag walang supply dito, walang supply sa relay, no sounds din, kasi yung relay po ay siya po ay nagdadala, dyan po nagagaling yung speaker output natin. So next section naman tayo, ito driver, main arm driver section. Pag may problema dyan, ito ay basic lang po ito, yung common lang na mga problema. So mga resistor po ito ay nagka-open po ito, may dahilan dyan kung bakit nag-open, or diba may shortage dito sa mga maliit na transistor na ito, yung 541, 551, may shortage dyan. Pwede ang mangyari dyan is yung kung may shortage dito sa maliit na transistor na ito, itong driver, lalo itong driver, mayari dyan no sound din, kasi hindi yan pipitik yung relay natin kung may problema dyan dito sa driver, main driver arm natin. Alrighter, okay tong mga transistor na maliit, or itong driver natin kung
kung okay yan, kung walang sira niyan, pero nag-o-open lang yung, talagang nag-o-open lang yung resistor natin, ang mangyayari dyan sa experience ko, pipitik naman yung relay, kaso lang distorted yung sound, distorted yan, pwede yan. Or dito naman tayo sa third section natin, itong output, common problems niya, itong mga transistor na ito, malaking transistor 5200-1943. Pag mga magsa-short yan, please puputok yung dito, automatic puputok yung fuse, no sound din, totally no sound din. Or ito pag mag-open din to, expect na tayo na may sira din sa transistor na ito, kasi nakasiris yan sa emitter, itong puti na resistor. Kung pansin nyo, walo ang power output natin, walo din yung resistor dito. So yan, so next tayo, section na tayo dito sa ano, itong relay section. So pag hindi ito nag-on yung relay natin, hindi yan pumitik, no sound din, totally no sound. Ang dahilan dyan is either may sira doon, may sira dito, o may sira dito, or wala, or sira yung supply nya, walang supply yung relay, or sira din dito sa resistor na ito, yung trigger, walang mag-trigger sa kanya, sira. Yun po ang dahilan kung hindi siya nag-on. Dapat check nyo, kung hindi nag-click yung relay, dapat check nyo rin dito. Kung okay ba, check nyo rin dito. Check nyo rin supply niya, or diba, sira talaga yung relay. So, last section, is yung pre-amp section. Pre-amp section. Kung sira ang pre-amp section, pwede rin no sound, pwede yung no sound din, or diba humming, or diba distorted, or diba pwede rin ano, sira yung potentiometer, ganyan mga ganyan. So yun lang siguro muna, siguro mag-isip ako kung ano pang mas magandang ano, ituturo na troubleshooting dito sa about amplifier na ito, bago tayo maghanap ng anong ito troubleshoot natin. So yun lang, yun pa ang diskarte ng pag troubleshoot ng amplifier. Dapat alam nyo yung bisection nya, hatiin yung bisection para mas madali nyo siyang troubleshoot. Yun lang po mga pre, kung umabot ka dito sa part na video na ito, please like nyo dyan and share and subscribe din sa ating channel para mas lalo tayo ma-inspired sa pag-share ng mga kunting alaman natin about electronics. So, salamat mga pre. See you my next video.